Hello guys, sa mga naka-encounter dyan, sa mga naglalaro ng Valorant dyan, at naka-encounter ng problema pagkatapos mag-update ng Windows 11, at nagkaroon ng gantong problema sa Valorant, so may solusyon ako dyan mga idolo. Ito. Open natin yung Valorant. Oh, ano kaya mangyayari? Okay. Uy! Ano sabi? This build of Vanguard requires TPM version 2.0 and secure boot to be enabled in order to play. So, pinapagawa pa guys bago makalaro ng ano Valorant. So ito pa may pang isa yung error code ng Valorant. Uy, connection error. Valorant has encountered a connection error. Please relaunch the client to reconnect. Yung error code niya 1.1.10.67. Okay, solution tayo niyan guys para maayos yan. So, magpapalit muna ako guys ng ano. Gagamitin ko muna yung phone camera para makita natin yung pag-restart and pagpunta natin sa BIOS. So yan, phone camera ng gamit. Pagka-click nyo ng restart guys, pindut-pindutin nyo ng ilang beses yung delete. Yan, para yan, makapunta na sa BIOS. So, ayan na. Sa BIOS na tayo, guys. Yan, punta tayo dyan. Sa, click nyo yung BIOS. Yan, nasa BIOS na tayo. And kailangan itong CSM support, kailangan i-disable natin yan. Makikita natin yung secure boot. Ayan, lumabas na yung secure boot sa baba. So, double click natin yan. And secure boot, i-enable natin. And pagkatapos nyan, punta tayo sa peripherals. And yan. Kailangan naka-enable tong CPU TPM natin mga idolo. And next is, yan, punta tayo sa Trusted Computing 2.0. Yan, kailangan na enable yan sa Bluetooth device support. And pag okay ng lahat guys, punta tayo sa save and exit. And double click on save and exit setup. And yes. Yan. Ah, gagano na kaya? Wait na guys. Thank you.
forget to subscribe sa YouTube channel namin ng Dati Ko Guys, yan, Dati Ko Tips. And click the notification bell na din para kayo yung updated. Yun lang guys. Peace.